Soksabay. When you say soksabay, it's just how are you today. That is a Khmer word for how are you. So ganyan yung intro natin. Pagpasok talaga ganun, soksabay. Ganyan. So ang meaning noon is how are you in Cambodia. Yan. Welcome sa aking channel, sa mga nag-subscribe doon, sa mga nag-subscribe dyan. Salamat po sa inyong mga suporta. Salamat din sa mga nag-like. Salamat din sa mga nag-view. At saka sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na po kayo. Ang hirap magsabi ng subscribe, no? Okay. Anyways, for today's video, ipapakita ko sa inyo ang aking mga nabili na mga dress sa second hand last month. Bakit kamo last month pa eh hindi ko pa nasuot? Kasi nga 'di ba, coronavirus is still going on. Pandemic tayo mga chai, kaya hindi ko siya nasusuot. Hindi ko pa na try ng may nakaporma talaga with bag, with shoes, ganon. So, ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang aking pag-try ng mga second-hand na mga damit. Alam nyo guys, ang mga second-hand na mga damit, magaganda yung mga yan. Kasi nga, di ba, pag magaling kang pumili sa mga second-hand na mga damit, magaganda talaga, tsaka original pa. Ito ah, sasabihin ko sa inyo, yung ukay or yung second hand na mga damit ay walang kaparehas. Pupunta ka sa kasal or a-attend ka ng graduation nyo, pupunta ka sa binyag, tas nakasuot ka ng second hand na dress, wala ka talagang kaparehas. Pero, pag pumunta ka sa mga mall, pumunta ka sa online shop, pumunta ka sa mga kung ano-ano man dyan na brand new na mga shops. Minsan guys, marami kang kaparehas pag may mga occasions. Diba? Tama ako? Oh, bongga. Pag sa ukay, walang kapantay. Ganon. So, ito yung limang dresses na binili ko sa second hand shop dito sa Cambodia. At tingnan nyo guys kung nagustuhan nyo. Kasi iba-iba naman tayong taste. So, ganon. Ito-try ko siya, tapos sasabihin nyo or mag-comment kayo kung ano yung mga maganda, kung ano yung dapat baguhin, kung ano yung dapat na hindi bagay sa akin, ganun pa. So, without further ado, let's begin! Just keep on watching! And ang una nating ito-try ay ito. Color red. Color red na dress. So, ayan guys. Papakita ko sa inyo ang kanyang mga detail. So, it's a, yan o, yan yung tatak niya. Hindi ko alam kung ano yan, pero Japanese ata. So, ganito siya. May dalawa siyang pocket dito sa harap. Tapos, yung likod ay basic lang. Wala. Walang style sa likod. Yun lang. Sa harap niya, may dalawang pocket. Tapos, yung collar niya ay ganyan. May pa-V. Tapos, round dito. Tapos, may V siya pababa. Tapos, yung cloth niya, guys, medyo makapal siya. Makapal itong. Itong cloth niya, makapal. So, maganda siyang isuot during cold weather. So, pero pag ganito mga summer, hindi siya maganda. Hindi magandang isuot kasi mainit. Yun. So, ayan. As, I try this one, please. Look at this. Ito na guys, ang first nating dress. The red dress. Para siyang ano, 3/4 yung sleeves niya. Right? Tapos yung dalawang pocket niya sa harap, hindi naman masyadong malalim. At saka may konti siyang curve din. Ayun, pwede mo siyang i-partner. Pinartner ko siya sa yellow ko na daw shoes. Pero kayo guys, depende sa inyo. Ayan guys, yan, yellow na daw shoes. Next. Pinartner ko rin siya sa white na slip-on step-in ko. Yan, color white siya. Para medyo light naman yung shoes natin. Kasi yung red is dark na. So, kailangan natin ng light para mapatay yung darkness. Right? Yun. Next ay
pinartner ko rin siya sa wedge na color black yung strap pero brown yung suelas. Then, ayan, pwede mo rin siyang ipartner sa sneakers, white sneakers. Yun. So, ayun guys, nakita nyo na yung first na dress na nabili natin. Yung pangalawang dress na ipapakita ko sa inyo ay itong, hindi ko, parang ganun din siya yung style nung kanina, yung red na yon. Same, parang same silang tabas. Yun ba yun? Tabas. Ayan, itong kulay na to. So, yung kulay niya ay ganyan. Meron siyang shades of pink, navy blue, tapos merong light blue. Basta ano siya, printed na dress. Ganyan. So, ganito. Straight cut lang siya, guys. Wala siyang curve. Hindi siya ma-emphasize pag may curve ka. Pero pag malaki yung puwet mo, aasa yung likod, mas lalong iiksi. May iksi siya, guys, above the knee. So, ito yung pangalawa. Ang pangalan niya ay Milk Kukoy. Yan, no? Milk Kukoy. Yan. So, ang kanyang cloth din ay the same ng red na yun. Medyo makapal siya, kaya dapat siya talaga sa mga malamig na panahon. Pero pag ganitong summer, dapat kung summer mo siya isuot, nasa aircon ka lang, hindi ka lalabas ng aircon, hindi ka lalabas ng room na may aircon. Iyon. So, just watch this. Tingnan nyo guys kung ano ang itsura niya. Ito na po ang pang-second nating dress na tinray. Ayan, above din siya. Maganda siya sa mga mapuputi at sa mga slim. Pero sa akin, medyo lang. Ayan, pinartner ko siya sa sneakers. Sa white sneakers. Pwede mo siyang ipartner dyan. Ganyan. Yan yung aso ko, oh. Nakisali din. Yan yung sa likod, banda. Okay? White sneakers on. Maganda yung white. Ayan, inulit ko ulit yung white na slip-on na step-in. Kasi, mas madali siyang isuot. Then, red na Oxford shoes. No, doll shoes din siya. Clark shoes. Ayan, pwede mo rin siyang i-ganyan. Tapos, i-partner mo siya. Pwede din sa sandals. Ganyan, pang summer na summer ang look. Ganon. Ayan. Simple lang. Yan yung pang second dating dress for this day. Ayan. Ganda sa tino, diba? Next, ang susunod nating ito-try ay itong dress na ang kulay ay navy blue. Tapos, meron siyang tali dito sa harap. So, ganito siya, guys. Parang ano, parang baggy yung dito niya. Malaki yung dito. Tapos, hihigpitan mo lang yung belt. Yan. Medyo mahaba siya below the knee. Lagpas siya ng tuhod. Below the knee. Yan. Lagpas tuhod ito. So, ayan guys. Ang kanyang cloth ay manipis. Ito, manipis siya. Pero, medyo mainit pa din. Hindi ko alam. Kasi, nung binili ko siya, tinry ko lang lahat. Basta nagustuhan ko yung kulay at saka yung tela niya. Sabi ko, masusuot ko to sa malamig, masusuot ko to pag mainit. Ganun ba? Para may pag malamig, kahit malamig, makadress ka pa rin. So, yung sa harap niya ay may ganyan. May dalawang zipper. Ewan ko ba, ano lang to style yan, no? Yan, may dalawang zipper. Siguro para to sa mga mommy na nagpapadede. Yan, buksan lang ganun, oh. Yan, di ba? Buksan lang ganun, tapos iganun lang yung... yung bra, tapos magdidede na yung bata. Ayan guys, check nyo ulit ang pang third natin na damit. Actually, nasuot ko na siya last week kasi nag online service kami, pero ako yung nag-speak kaya sinuot ko siya kahit nasa screen lang para at least nakabihis tayo. So, ayan, check this out. Ilalagay ko yung pagsuot ko dito. Okay? Check nyo na lang guys kung ano yung mga bagay sa ganyang damit. Ayan guys, yung blue na damit. Binagay ko rin siya or pinartner ko rin siya sa white na slip-on ulit. Ayan. Tingnan nyo na lang kung bagay siya. Mas bagay si Santino ata dyan. Ang
kulit ng aso ko. Ayan. Tingnan nyo na lang siya. Next ay, pinartner ko rin siya sa sanok slip-on na rugged. Parang rugged siya. Tingnan nyo guys. Diba? Mas okay. I mean, mas comfortable na ganyan. Kasi flat lang siya. Depende sa inyo guys. Pwede nyo rin siyang i-partner sa sneakers. Ganyan. Any sneakers na comfortable kayo. White sneakers is very pairable. Pairable. Pwede nyo siyang ipipair kahit sa anong klaseng damit. Diba? Kahit anong kulay. Ayan. Next naman ay, tadaan, kulay red pa din. Maganda kasi yung tela nito. Manipis siya. So, anytime pwede mo siyang isuot. Meron siya ditong, okay. Ayan guys. Sleeveless siya na dress. Above the knee din siya. Tapos may curve. Tapos yung detalya niya, meron siya ditong pleats. Ayan. Tapos sa loob, meron siyang parang ganyan na para hindi makiti yung ano mo, yung cleavage mo. Kasi minsan tayo, mahilig tayo magdoble. Pag medyo makikita yung dito natin. So, kailangan natin ng doble na anything na bagay. Pero ito, meron na siya sa loob. May lace. Yan. Tapos, ganyan siya. Ang zipper niya pala ay nandito sa gilid. Yan, sa gilid yung zipper. Tapos, meron siyang dalawang pocket sa harap. Yan, may pocket siya. Ganyan. So, just watch kung ano yung mga bagay ba siya sa akin or what. Okay, check this out. Ayan guys, parang formal itong red na to. Yan, pinartner ko siya sa high heels. High heel, black high heel. Ganyan. Tapos pointed na heel. Pointed na shoes. Kasi gusto ko yung pointed. Mas nakakahaba siya ng bias pag pointed ang iyong sinusuot at nakakaliit. Ayan din yung flat or dull shoes na pointed din siya. Color black. And also, you can pair it sa white na slip-on. Ganyan. Casual lang. Last but not the least, ay ang dress na ito. Yung may, ano siya, printed. Parang kahoy, diba? Yan o. Parang sa mga, or parang, tawag doon, itlog. Crack eggs. Ayan, pero pag sa malapitan yan, ayan yung kanyang print. Hindi siya guys super black, kundi ano siya, dark brown na print. Ayan, meron palang black, meron dark brown. Ayan siya guys. Above the knee din ito, yung ano niya, yung tabas niya, yung style niya, kagaya nung red while ago, yung red before nito, parang pareha sila. Pero, fuera lang doon kasi may pocket yon. Ito naman wala siyang pocket. So, ayan. Yan, ito try natin. Okay? Tingnan nyo na lang. Ito na guys, ang last natin na dress. Yung white na may stripes or printed na black. Yan, pinartner ko rin siya sa high heels. Then, pwede mo rin siyang lagyan ng belt, yung damit, para may iba na naman siyang accessories. Or pwede kang maglagay ng magandang kwentas. Depende sa'yo. Ayan. Yan siya. Above the knee na dress. Ayan guys. Pinartner ko rin siya sa wedge. Pero I don't know if okay siya sa paningin. Kasi feeling ko parang hindi siya bagay. Pero tinry ko pa din. Ayan. Yan lang guys. Ayun na guys. Salamat sa inyong panonood sa try on haul natin ngayon. Kahit na medyo hindi kagandahan naman yung katawan natin, pero at least nakita niyo yung mga dress na pinamili natin last month. So, kayo na guys ang mag-comment kung saan yung mga nagustuhan niyo doon, kung saan yung ayaw niyo, kung saan yung parang hindi bagay sa dress na shoes, ganyan. So, help me also help me to identify or maibagay ba sa aking suot yung mga shoes ko. Ganon. Ay.
Ang hirap magtagalog talaga. Kabudlay, gid wala magtagalog, promise. Di bala? Yung mga Ilonggo dyan. Ang hirap magtagalog. Okay. And also, I want to say thank you sa mga bagong subscribers natin, sa mga Chai, sa mga Choi. Thank you guys for your support. Salamat sa like, salamat sa comments. Thank you for your love. Kahit na medyo nag-start pa lang tayo, pero yan yung mga suporta nyo. So, ayun. Marami pang videos ang i-upload natin kasi gusto nating dumami tayo as a family dito sa YouTube. Kahit hindi man tayo magkita-kita in person, but I know na magiging friends tayo in Facebook. So, ayun guys, salamat ulit and God bless us all. If you are new sa channel ko, please click the subscribe button and also the notification bell para ma-notify kayo for my next video. Salamat po sa lahat. God bless you. Mwah.